magandang hapon po. Ako po ulit si Melissa Alegre na gusto ko lang po ipahatid sa inyo ang aking mga konting puhunan na pinaiikot ko lang po. Kagaya po nitong mga beauty products. Ito po. Ayan po. Nagkaroon po ako ng mga ng konting puhunan para po maidagdag ko po dito sa aking munting shop. Ayan po. Alam nyo po, sa gusto nyo talagang kumita, hahanap at hahanap po kayo ng paraan para po kayo ay kumita. Katulad ng sa konting halaga ng salapi, eh pwede nyo po ipaikot kung ano po ang mga naiisip nyong ipuhunan na mabilisan lang po. Katulad po ng mga Kopi Ko Blanca, kailangan nyo rin pong humanap ng mapapagkuhanan para po medyo maganda naman po ang tubuan. Kung sa mga groceries po ay hindi naman po ganun kalakihan ang mga tubo, pero kung didirekta po kayo sa ahente ay di may maganda po kayong tutubuin. Pero kung gusto nyo naman po na mabilisan ay ari din po kayong dumirekta sa ahente, kagaya po nito. Ito po yan. Kung sa ahente po kayo kukuha, maaari po kayo ay makapaglabas sa ibang customer nyo o sa mga ibang reseller nyo po para kayo ay makatulong din po sa inyong mga kaibigan. Halimbawa po, meron kayong 6 pieces na Kopi Ko Blanca, pwede nyo po siya i-reseller, open reseller, para po kumita din po ang mga kaibigan nyo. Papatungan nyo lang po ng 5 piso kung ito po ay gustong mag 6 pieces para po mabilisan ang kitaan, balik po agad ng puhunan, at kahit po paunti-unti po ang tubo, at least meron naman pong nakukuhang ano po, income agad. Pag napagsama-sama na po, ay di mas mabilis pong ipalit agad ng items na iba pa pong items na puhunan. Yun po. Katulad po nung sa mga gardenia, yun po, isa po yun sa pangunahin ng kailangan ng mga tao, mga pagkain. Maaari din po mga tulad sa household, yung po mga katulad ng mga dishwashing, downy, kukuha ka lang po ng mga supplier na magbibigay sa inyo ng mas murang halaga na ibebenta mo po sa mura ding halaga. At isa pa dito, kung meron naman mga supplier na pumupunta sa iyong shop, eh pwede mong kuhanan sila at maging sila maging mag-deliver sa iyo sa kapag nandito ka lang naman sa shop. Halimbawa, mag-post ka lang sa online sa FB account mo, tapos mag-order ka, tapos kausapin mo ang supplier mo kung ganito bang mga 10 pieces na pataas na order, ay pwede ba siyang mag-resyon dito sa iyong pwesto. At isa yun sa pinakamalaking bagay sa ating mga nagtitinda, kasi wala tayong tracking, wala din tayong gagastusin mga pamasahe, panglabas na pagkain natin, kasi tayo kumuha pa ng mga items na ibebenta natin sa mga customer. At malaking bagay na talaga ang magkaroon ng ahente na pupuntahan ka dito sa iyong pwesto. At kung gusto mo rin naman na may racket sa bahay, ay magsimula ka ng paunti-unti ng magnegosyo. Halimbawa, bili ka ng mga tasty. Siyempre pag may tasty, samahan mo rin ng palaman. Diba? Maghahanap ang customer, ay baka meron kayong palaman, meron kayong tasty, samahan mo na rin ng kape at saka mga kutkutin, mga tulad ng mga chichiria, mga candies, paunti-unti, dahil yan ay pag nagustuhan na ng mga customer mo na meron ka ng mga tinda, unti-unti na silang lalapit sa iyo at mag-text at ibibigay mo sa kanila ang numero mo para ikaw na mismo magde-deliver sa kanilang tahanan. Dahil sa gantong lockdown, gantong hindi pa naman normal ang buhay natin, kailangan ng mga tao na nalalo na nasa bahay ang may magrarasyon sa kanila ng mga supply ng pagkain.
sa tulad ko nito nung ako'y nung lockdown, tatlong linggo din akong hindi nakatinda sa dito sa aking munting shop kasi damitan. Pinasarado ang mga establishment dahil damitan, wala namang kwan sa ating surroundings, sa ating tulong. Dapat ang mga lalabas lang talaga yung mga frontliner na nasa ospital, yung mga barangay. Tapos nitong bumibili ako ng mga pandesal, inaral ko ng mabuti kung ano ang unang-unang kailangan ng mga customer, mga tao, dahil nga hindi makalabas. Nagsimula ako sa kinausap ko yung taga sa amin na kung pwede ako mag-rasyon ng mga pandesal araw-araw, total naman may bike. Yun, ang ginawa ko, edi nung nag-rasyon ako, araw-araw na yun, nakilala ako ng mga kapitbahay ko na hindi pa nakakakilala sa akin. At syempre, sasamahan ko na rin siya ng palaman. Peanut butter, coco jam, tapos pag after nung pandesal, yun namang aking inipo na 1.5 na pinaikot ko rin lang at binili ko ng mga tasty, mga biskuit, mga cupcake, at saka kung ano-ano pa. Nung pagkatapos nito, naging malakas ang aking negosyo nung nag-lockdown. Halos maghapon ako sa kalsada. Tawa naman ng Diyos ay hindi ako pinabayaan ni Jesus. Dahil ginabayan niya ako at kumikita ako ng maayos naman. Kahit pagod, kahit nagtutulak ng bike pahon, ay sulit na sulit naman dahil sa pagdalako ko everyday ay ayos lang. COVID-free naman, pati ang lugar namin. Ito nagsimula na ang GCQ, ay bumalik na uli ako sa negosyo kong damitan at doon na pumasok ang mga online selling ko. Halos nakatulong din nung nag-lockdown yung pag-online ko hanggang ngayon. Nag-uwi ako sa dito sa aking munting shop ng mga sabon, mga detergent, at dinagdagan ko ng mga face mask kasi ang mga face mask ay isa sa mga kailangan ng mga tao ngayon. Katulad nito, yan, face mask. Ako'y nagtitinda nito ng face mask dahil isa yan sa requirements ng mga tao bago lumabas. Dapat may hawak at may suot na sa mukha ng face mask. At saka alcohol, yung mga kailangan, yan. Mga tsinelas na hindi naman agad matatagpuan sa mga tindahan. Ayun, i-share ko lang aking mga naranasan nitong lockdown kasi sadyang hindi siya nabaliwala ang pagtamo ko sa bahay namin dahil naging makabuluhan at kumita ako ng naayon sa aking expectation. Hindi man kalakihan, kahit bare-bare lang, ay nakatulong naman ito sa aking pamilya at sa mga abiso kong dapat bayaran. Ayun lang po. Maraming salamat po. Paalam.